Makasaysayang araw po. It's Xiao Time. 141 years ago, December 15, 1875, ipinanganak sa Trozo, Maynila, ang bayaning si Emilio Jacinto. Nung bata pang kapatid ni Andres Bonifacio na Espiridiona, ina ni Jacinto ang nagpadede sa kanya. Ganon ka-close na Bonifacio at Jacinto. Natutunan ni Jacinto sa murang edad ang mga estila, ngunit hindi naging hadlang ito upang hasain ang kanyang husay sa wikang Tagalog. Sa hirap ng buhay, binibili lamang siya ng mga segunda manong damit na hindi natubo sa prendahan. Naging tampulan ng tukso si Jacinto. Sa kabila nito, nakakuha ng magandang edukasyon. Sa bribadong paaralan siya nagtapos ng elementarya at nagtapos ng Bachiller in Artes sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Nag-aabugas na siya sa UST noong 1894. 19 years old pa lamang siya. Sumapi siya sa katipunan at kinuha ang alias na Pinkian na ang kahulugan ay talaban, halimbawa sa mga bolo. Naging pinakamalapit na tagapayo ni Bonifacio at naupo sa mga posisyong kalihim, piskal, patnugot. Minsan gumawa silang dalawa ni Bonifacio na magiging moral code ng katipunan, ngunit nakita ni Bonifacio na mas maganda ang kay Jacinto kaya nagparaya siya. Ang sa nakababatang Jacinto ang naging kartilya. Ipinapakita nito na mabuting kalooban at pag-ibig ang kinakailangan upang guminhawa ang bayan na siyang tunay na kalayaan. Naging editor ng Kalayaan, ang pahayagan ng katipunan, na sa isang edisyon lamang nito, dumami ang miyembro ng katipunan mula 300 hanggang 3,000 mga kasapi. Gumamit sila ng mga konsepto at wika na naiintindihan ng bayan kaya sila naging epektibo. Sa isang sanaysay dito, isinulat ni Jacinto kung paanong nagpakita ang isang magandang babae sa isang batang umiiyak. Tinanong ng bata kung sino ang babae. Ang sagot, nang dahil sa adikain ko'y napagkakaisa ang mga tao at kinalilimutan ng bawat isa ang pansariling pakinabang at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Ang pangalan ko ay Kalayaan. Sa alias na Dimas Ilaw, sinulat niya ang mga sanaysay na liwanag at dilim at ang tulang Ala Patria. Sa pagsiklab ng himagsikan noong August 1896, si Bonifacio at Jacinto ang namuno sa pagsalakay ng katipunan sa Pulvorin, San Juan del Monte. Si Jacinto rin ay nagpanggap na Chino sa isang barko upang itakas si Jose Rizal. Tumanggi ang national hero. Inatasan ni Bonifacio ang pangulo ng Haring Bayan, si Jacinto, na maging kataas-taas ang pinunong hukbo ng mataas na sanggunian ng Hilagaan. February 1898, sa kabila ng pagpaslang kay Bonifacio, nagpatuloy siya sa paglaban sa Maipis, Magdalena, Laguna. Nasugatan siya sa hita at nahuli. Sa kumbento ng Magdalena, walang awa siyang ibinagsak malapit sa hagdan. Pinaniniwalaang ang mga bakas ng kanyang dugo ay narito pa rin sa mga sahig na ito. Nilinlang niya ang mga Espanyol at nakatakas. Matapos nito, ayon sa historiador na si Augusto de Viana, naging tindera ng karne ng baka si Jacinto at naging supplier pa niya ng baka ang general na Batanggenyo na si Miguel Malvar. Namatay siya sa sakit na malaria sa edad na 23 noong April 16, 1899 sa Santa Cruz, Laguna. Mukhang nagiwan pa ng buntis na kabiyak sa puso na si Catalina de Jesus. Bata mang turingan, higante ang naging papel ni Pinkian sa paggabay sa himagsikan at pagbubuo ng sambayanang Pilipino. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiao Time.